¡Azotalo! Sundalo utang ba ito? Naubos lahat ang tauhan ni Commander Ramos. Gaganti tayo. Ang buhay ng bawat kasamaan nating namatay ay tutumbasan nila ng kapwa buhay. Our intelligence has verified that the barbarous attack at the Baler Detachment has been perpetrated by Commander Rosas and his squadron. Sir, sino ba yung Commander Rosas na yan at hindi mahuli-huli? Isa lamang siyang dating zone commander sa Southern Luzon. Pero ngayon, ay siya na kinikilala ng Supremo. At dahil sa magandang record na ipakita mo, I am assigning you to track down that elusive rebel leader
And Lieutenant Reyes will be your immediate superior officer. Sir. Come in. Sir, here are the records we gathered concerning the movements of Commander Rosas and his group. Pag-aralan niyo mabuti ang dapat niyo gawin. Kapag nagtagumpay kayo, it may pave the way for promotion for both of you. Sir, pwede ubang makauwi muna ako at madalaw ko naman ang aking ina. Si Commander Rosas? Oo, inay. At ang order, hulihin siya ng patay o buhay. Kapag nagtagumpay ang misyong ito, isang malaking karangalan to para sa akin. Daniel, hindi ba maaaring tanggihan mong assignment na yan? Hindi umaari. At isa pa, ito ang pinakahintay kong pagkakataon. Baka dito ako mataas at tungkulin. Bakit o, inay? Yun na nga ba ang pinangangambahan ko kung bakit naumpa? Tutul na ako sa pagiging sundalo mo. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Lalo na't wala ka rito, nasa bundok, na ang hinahanap mo tinutugis ay masasamang tao. Baka dumating ang oras na iuwi ka na lang dito ng isa ng bangkay. Ayaw nyo nun? May anak kayo namatay sa paglilingkod sa bayan. Hindi ko kailangan ng isang patay na bayani. Daniel, ikaw na lang natitirang gabay sa aking pagtanda. Ano na lang mangyayari sa akin kung mawawala ka pa? Hinasa kami sa pakikipaglaban at pagharap sa panganib. At alam kong magtatagumpay kami sa misyong ito. Matatawag mo ba ang tagumpay ang patay ng isang may kaugnayan sa'yo? Sanlihim ang gusto kong malaman mo. Ang hahanapin mo yung sarili mong ama. Si Commander Rosas? Akala ko ba'y... Matagal na siyang patay. Naglihim ako sa'yo. Ayoko madungisan ang kanyang pagkakasala. Ang iyong pagkatao. Nagkahiwalay kami bago ka palang sinilang. Higit na naging mahalaga sa kanyang kanyang prinsipyo kaysa sa aming pagsasama. Tinalikuran niya ang isang tahimik na pamumuhay dahil sa isang simulain. Ngayon, alam mo ng katotohanan. Magagawa mo bang patayin ang sarili mong ama? Sa batas ay pantay-pantay ang lahat. Walang kapatid, walang magulang. Justice must prevail, no matter who gets hurt. Totoo yun, sir. Pero may pakikiusap sana ako sa inyo. Kumari sana, huwag nyo lang ko isama sa misyong ito. Bayaan yung iba na lang ang humuli sa kanila. Ayokong ako pa ang maging dahilan para masaktan ng damdamin ng aking ina. Lalong hindi ka dapat tumanggi, Daniel. Malaking pagkakataon na mahuli mo siya ng buhay. Kung ibang gagawa nito, hindi tayo makakatiyak kung ano magiging resulta ng pagdakip sa kanya. I'm entertaining an idea which might bolster the success of this mission. Mm-hmm.
patas ay pantay-pantay ang lahat. Wala kapatid, wala magulang. Justice must prevail, no matter who gets hurt. Si Commander Rosas ay ama mo. Maaati mo bang patayin ang sarili mong ama? Sigurin mo, baka matanong tayo ng inabangan natin. Sir. Take cover! Sila. Supremo, mukhang delikadong dyan tayo magdaan. Hindi kaya mainam na lumihis tayo. The court is now in session. The accused may come forward. I will now announce the verdict. Lieutenant Daniel Aguilar E. Moreno, the accusation against you has been proven before this court beyond reasonable doubt. For a crime of cowardice, in the line of duty, you should be sentenced to 20 years of hard labor. But because of your meritorious record, and being the recipient of the highest decoration, the Medal of Valor, this court has decided to recommend the suspension of your sentence, or grant executive clemency to you. This court is adjourned. Thank you.
You are a disgrace to our alma mater. Because of your stinging cowardice, you broke the golden tradition of the Pilipin Military Academy. Lock him! Tama na, inay. Ang sakit eh. Marcela, ilabas mo to. Hindi sana sa ganitong paraan mo tinanggihan ang misyong yun, anak. Ang totoo, inay, nakaramdam ako ng takot. Naalala ko yung sinabi niyo sa akin na baka sila itay pa ang makasagupa namin. Dapat sana matuwa ako sa nangyari. At hindi na kayong mag-ama magkakalaban. Pero masakit din sa kalooban ko mapagbintangan kang isang duwag na sundalo. Hello? Opo, sandali lang po. Kalimutan nyo na, inay. Ang mahalaga, nasunod ko ang gusto nyo. Daniel, may tawag ka sa telepono. Hello? Di mo nga yung takutin, Captain Custodio. Takot-takot sa'yo! Kahit saan ako magpunta. Nasira na ba ulo mo? Sige, muli ka na! Oh, tulog! Huwag! Sa ginawa mong ito, tsaka mabubulok sa bilangguan. Ayos him! Ano? Na! Tawin niyo ako! Tawin niyo ako sa amin! Ano? Higitan pa rin tayo! Ba't ka ba nakulong? Ano ba naging kaso mo? Sabay pala tayong ililipat sa Bikutan. Siguro matindi rin ang kaso mo, no? Hindi nga.
Alam mo, baka tiyempo lang ako tatakas ko rito eh. Oh, ba't ganyan tingin mo sa akin? Akala mo siguro sira ulo ko, no? Kung hindi ba sira ang ulo mo eh, bakit mo naman isipin tumakas? Alam mo naman imposible mangyari yon. Ano ba iniisip ko? Akala ko pipi ka eh. Thank you.
Pare, mahinga muna tayo. Hindi na ako makakatagal. Pare, grabe ang tama mo. Baka may bahay sa banda ron. Makahin tayong tulong. Huwag na. Walang bahay sa lugar na to. Saka, hindi na ako tatagal. Kunting tiis lang pare. Makakatulong to para maampat ang pagdugo. Sa palagay ko, pare, dito na ako matatapos. Huwag ka magsalta ng ganyan. Kaya mo yan. Siguro, hindi ko na makakita ang pamilya ko. Paano kaya nila malalaman ang nangyari sa akin? Siya nga pala. Bakit ka ba nakulong? Ano bang kaso mo? Miyembro ako ng Agaw Armas. Dalawang sundalo na patay ko. Mahuli ako. Alam mo, pare, kasama ko yung marang sa atin. Talagang naplano yun. Gawin ako. Ano bang pangalan mo? Daniel. Ako naman si Beltran. Daniel, bukas na tayo lumakad. Tingnan muna tayo. Beltran, gising na. Umaga na. Uy. Beltran. Beltran? Uy, gising na. Umaga na. Thank you.
Isa nga akong sundalo. Pero sa ngayon, pinaghahanap na rin ako ng batas. Kaya kung tatanggapin niyo ako, gusto kong umanib sa inyo. Tayan, Chong. Hindi tayo dapat magtiwala sa taong yan. Hindi nga natin alam kung ano iniisip niya. May utos ng Supremo. Napalawakin ng kilusa. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Maaari kang tumigil dito, Daniel. Pero pansamantala, ay mananatili kang isang bihag hanggat hindi mo napapatunayan ang iyong katapatan. Dalhin siya sa kubo at bantay ang mabuti. Itay, mukha naman mapagkakatiwalaan siya, di ba? Malalaman natin. At sana hindi ako nagkamali ng pagtanggap sa kanya. Mother! Mother! Narito na sila tapos, oh! Commander, si Mayor Molina ng Santa Cruz na inireklamo sa atin pagka tumaabuso sa kapangyarihan at kumakamkam sa mga lupa ng magsasaka na hindi nakakabayad sa kanya. At siya rin ang may-ari ng mga illegal na pasugalan sa bayang kanya nasasakupan. Tayan, Chong, ito na maganda pagkakataon. Kung papayag ka, ngayon natin subukan si Daniel. Ilapit dito si Daniel! Daniel. Alisan ang piring yan. Daniel, patunayan mong tapat sa iyong kalooban ng pagsanib sa amin. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng taong yan. Barilin mo siya. Hindi ako pumapatay ng taong walang laban. Lalo na't walang dahilan. Ang taong yan ay mistulan lintana na sumisipsip sa dugo ng mga taong kanya nasasakupan. Patayin mo siya, Daniel. Naghihintay kami, Daniel. Isang pagsubok lamang ang pinagawa ko sa iyo. Dito sa bundok, ay meron din kaming batas na sinusunod. At hukuman para sa taong katulad niya. Pablo, dalhin si Mayor Molina kay Supremo. Thank you.
Madam, magsama ka ng tao. Magbantay kayo sa bungana. Kain Chong, sasama ko na rin si Daniel. Kau! Kau! Kayo, sumama kayo sa akin! Kaya na, Daniel. Kumusta kayo, Alinsela? Mabuti naman ako, Kain Chong. Hali kayo. Indo, Indo! Bumaba ka riyan. Narito sa Kain Chong. Kumusta kayo, Teniente? Mabuti naman ako, Commander. Ba't ngayon lang ako kayo? Isang linggo lang nakahanda yung nakalaan para sa inyo. Hindi naman kaya kayo kapusin sa pagtulong sa amin. Hindi, oh. Huwag niyo lalahanin yun. Halika muna kayo sa lab. Habang hinahanda yung mga kailangan nyo. Tuloy kayo! Sa kanila. Muli mong patunayan sa amin. Nakaaway ka ng pamahalaan. Abutin mo! Mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Galit ka ba? Kanino ka ba nagagalit?
sa sarili ko. Meron bang ganon? Nagagalit sa sarili? Ako. Ba't ka naman nagagalit sa sarili mo? Kailangan ko bang pumatay ng tao para patunayan ko sa inyo na tapat ako? Yung bang ginagagalit mo? Para yun lang? Yun lang? Tao ang pinatay ko, hindi hayop. Bakit? Nung sundalo ka ba, naisip mo ba na ang pinapatay mo, tao rin, hindi hayop? Iba yon. Kalaban sila at lumalaban. Ang mga sundalo, Daniel, kaaway natin. Kaya pag nalingat tayo, ganun din ang gagawin nila sa atin. Kaya huwag mo nang pahirapan sarili mo. Commander, napapansin kong mukhang nahuhulog ang kalooban ni Salome kay Daniel. Karapatan niya. Kahit anak ko siya, ay hindi ko sakop ang kanyang kalooban. Magpapahinga na ako, Salome. Commander Rosas ay ama mo. Maaati mo bang patayin ang sarili mong ama? Sa batas ay pantay-pantay ang lahat. Wala kapatid. Wala magulang. Justice must prevail, no matter who gets hurt. Si Commander Rosas ay ama mo. Maaati mo bang patayin ang sarili mong ama? Daniel! Sino ka? Ako ang Supremo. Sasama ka sa akin para sumuko. Magagawa mo lamang yan kung ako'y isa ng bangkay. Nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang man lang kay Inay. Iputok mo, Daniel! Iputok mo! Isang karuwagan na magbaba ng baril sa harap ng kaaway. Iputok mo! Bahala rito habang ako yun na. Oo, Commander. Kaya na! Salome. Saan pupunta sila, Commander? Nagpatawag ng meeting ang Supremo. May mahalaga silang pag-uusapan. Bakit hindi nila ako sinama? Hanggang ngayon ba wala pang tiwala sa akin ng itay mo? May tiwala sa iyong itay, Daniel. Katulad ng iba, malaya ka nakakalabas-pasok dito sa kampo. Kaya lang wala pa sa tamang panahon para makaharap mo ang Supremo.
Bakit mo ako sinundan dito? May kailangan ka ba sa akin? Nasa labas na tayo ng kampo. Wala kang kasama. Babantayan kita. Madalas naman ako dito nag-iisa eh. At walang nangyayari. Nagmamalasakit ka ba sa akin? Gusto ko lang makasigurong ligtas ka. Maaring... may maligaw ditong kaaway. Yun lang ba ang dahilan? May gusto sana akong sabihin sa'yo, Salome. Kaya lang nag-aalala ako. Baka... magsumbong ako sa itay. Mahina pala ang loob mo din yan. Duwag. Susumbong kita sa itay ko. Mahal na mahal kita. Marami na sa mga kasamahan natin ang pinanghihinaanan ng loob sa dahilan na kinukulang na tayo ng pondo. Kinakapos na tayo ng pagkain. Ang mga supply ng balat baril ay nahaharang ng militar. Kapag hindi tayo gumawa ng paraan, marami sa atin ang magugutom. Marami sa atin ang makakaisip na sumuko. At kapag yan ay nangyari, hihina ang ating kilusan. Mamamatay ang isang simulain. Hindi problema ang pagkain. Dahil kung gugustuhin natin, mapupwersa natin sila magbigay ng tulong sa pamamagitan nito. May katwiran si Commander Romy. Sila ang pinaglalaban natin. Katungkulan lang nilang sumuporta sa ating kilusan. Ang tulong na kailangan natin ay hindi na kailangan gamitan ng dahas pananakot. Maluwag nating malulunod ang pagkain kung saan nilang ibinibigay. Tama si Commander Renchong. Huwag nating agawin yung pagkain isusubo na lamang. Ang hihingi natin, yun lamang kalabasan sa kanilang pangangailangan. Hayaan natin ang Supremo magpasya kung ano ang dapat natin gawin. Tayo ay hindi mga tulisan. Ang simulaing pinaglalaban natin ay para sa mahihinang hindi kayang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Tayo ang kanilang pag-asa. Nagiging masigasi ang kampanya ng gobyerno laban sa atin. Supremo, mapangalib ang bumaba ng bundok. Nagkalat ng sundalo sa ating daranan. Si Captain Custodio, siya ang mahigpit nating kalaban. Pag nawala siya sa ating landas, mababawasan ang ating problema. Pasamantala, ang konsentrasyon natin ngayon ay kay Captain Custodio. Pumili na kayo ng taong maaaring magligpit sa kanya. Maliwanag ba? Maaari na tayong maghiwai-walay. Kain siya. Maaari ba kitang makausap ng sarili na? Opo, Sukran. Supremo, si Daniel ay nasa ilalim ng pagsubo. Ihaharap ko siya sa inyo sa sandaling mapatunayan ko ang kanyang katapatan. Kilalanin mo siyang mabuti. Alam ko ang estratehiya ng mga militar. Maaaring siya ay pawala ng gobyerno. Kayan Chong, meron sana akong lihim na gustong ipaalam sa iyo. Si Daniel ay aking anak. Huwag mo sanang ipaalam ang lihim na yan hanggat hindi dumarating ang tamang panahon na kami magkakilala. Kung si Captain Custodio ang malaking balakid sa kilusan,
Pahintulutan niyo lang ako, Commander. Ako ang maglilipit sa kanya. Hindi pangkaraniwang sundalo si Custodio. Mapanganib ang iniisip mo, Daniel. Dati niya akong tauhan. Alam ko ang mga kilos niya. Payagan niyo na ako, Commander. Para makaganti naman ako sa mga ginawa niya sa akin. Ikaw ang bahala. Kapag natupad mo ang sinasabi mo, ay isang malaking bagay ang nagawa mo sa samahan. Isama mo si Ben at si Marcia. Malaki ang may tutulong nila sa'yo. Marcela? Oo? Oh. May tao. Aba, si Daniel! Huwag sumupinto. Manang, si Daniel! Nandito! Inay? Daniel! Anak! Mga kasamahan ko. Tuloy kaya! Pasok ka! Hindi na kami magtatagal, Inay. May kausap kaming taong naghihintay sa amin. Naku, ang batang ito. Akala ko'y matatahimik na ako nang maalis ka sa pagkasundalo. Lalo lamang sakit ng loob at pag-alala ang binigay mo sa akin. Pasensya na kayo, Inay. Alam niyo naman ang sitwasyon ko ngayon eh. Napadaan nga lang kami rito para huwag na kayo mag-alala sa akin. Maraming salamat ho. Naparami yata ang kaya namin. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sa pagkakakupkup niyo kay Daniel. O anak, kailan tayo uli magkikita? Bayaan niyo, Inay. Pag mabuti-buti ng kalagayan ko, sasama ko na kayo. Maraming salamat ho. Alis na ho kami. Sige, alis na kami. Sige, Inay. Operator, I would like to place a long-distance call. Ang dadalhin mo. Lumakad ka na, tanghali na. Laki kita, Daniel. Mabuhay, anak na Supremo! Mabuhay! Mabuhay! Bukas, gusto kong ipagdiwang ang pagdating ng aking anak. Ilabas ang lahat ng mga nakaimbak na pagkain at iluto. At ang iba sa inyo ay maghanap ng prutas sa gubat. Oh, tayo na. Oh, ligyo. Gusto natin. Itay, may gusto sana akong hilingin. Kumari sana, isabay niyo na rin ang kasal namin ni Salome. Aba, madali yan. Kung papayag si Kayan Chong. Nakakabigla ang sinabi mo, Daniel. Gayon pa man.
Hindi ako makakatanggi sa kahilingan ng anak ng Supremo. Kumpadre. Matagal pa ba yan? Commander, ayos pa to. Bilisan nyo! Tayo na! Tayo na! Maayos kaming humingi ng tulong sa inyo. Pero nagdadamot kayo. Kung sa bagay, malaking tulong na rin sa Saklusan. Paalam, Don Felipe. Tayo na. O ano? Ayos, Commander. Tayo na. Susunod, ha? Lahat ng aking ani. Bakit wala? May utang kang itong polikapyo. At yan ang utos niya. Kung wala kayo babayan, ilitin namin lahat ang makukuha namin sa'yo. Pakikiusap ako sa inyo. Sabihin niyo kay Don Policarpio. Sinumpong, hindi mapigilan!
Tay? Mukhang malalim ang iniisip niyo. Bakit to? Nakakalungkot isipin. Ang nagbabantang pagkabigo ang simula yung pinaglalaban ko. Marami na sa aking mga kasamaan ang nasiraan na ng loob. Bumaba. Sumuko. Para bang nakikita ko at nadarama na hindi ko na masisilayan ang katugunan na pinakamimitri kong pagbabago. Ako'y matanda na, Daniel. Maaari ko'y pagpatuloy maiiwan yung pakikipaglaban. Isa kang dating sundalo. Isang dating kaaway ng aming simulain. Maaaring iba ang sinasabi ng iyong dila kaysa nilalaman ng iyong isip. Maaaring ginagawa mo lamang kublihan ang pagsama mo sa amin upang makaiwas sa batas na humahabol sa iyo. Ako, 10 ng aking mga kasamahan ay nagtitiis ng hirap, gutom, sakit, salat sa lahat ng pangangailangan, alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Ang paglilingkod ko bilang sundalo ay pagmamahal din sa bayan. Ang sinasabi mong paglilingkod ay binabayaran. Walang sundalo ang hahawak ng baril at itataya ang buhay sa panganib na walang katumbas na salapi. Kung talagang pagmamahal sa bayan ang ginagawa niyo, bakit kayo nag-asik ng takot? Tulad na iba niyong tagasunod na nasa ibaba, nasa lungsod, sumisigaw sa mga liwasang bayan, naglalagay ng apoy sa lansangan, lumilika na pampasabok, at namiminsala ng ari-arian ng tahimik na mamamayan. Sapagkat yan lamang ang tanging paraan upang mapaabot sa mga pamunuan ang isang piping pag-iimagsik. Sila'y sumisigaw upang magising ang kanilang natutulog na kaisipan. Ang liwanag ng apoy ay para doon sa mga nagbubulag-bulagan para makita nila na ang bayan ay nakalugmok na sa kahirapan. Itanim mo sa iyong isip ang sasabihin ko sa iyo na balang araw ang nakatikom na kamao ay hindi mananatiling nakagapos sa kadena. Ang tikom na kamao ay sagisag ng pakikipaglaban. Revolusyon. Natitiyak nyo ba na ang kagustuhan nyo ay kagustuhan din ng masa? Maaaring hindi lahat ay sumasangayon sa akin at sa aking paninindigan. Subalit ako'y naniniwala na ang aking adhikain na ipinaglalaban ang siyang kasagutan sa lalong paghihirap na tinatamo ng ating mga kababayan. At ako'y naniniwala na balang araw, kapag isinulat na muli ang kasaysayan ng ating bansa, ako at ang mga maliliit nating mga kababayan ang siyang kikilalanin at pararangalan at hindi yung mga politikong umuugit ng ating pamahalaan. Magpahinga ka na, Daniel. Hindi mo masisisi ang itay mo, Daniel. Sa panahon ngayon, ang mahirap, lalo nagiging mahirap. Ang api, lalo nagiging api. Wala kaming ibang hangarin kundi ang kilalanin ng aming karapatan. At ituring din kaming kabilang sa lipunan na may karapatan din umunod.
Pero kailangan nyo ba lumaban sa batas para makuha ang hinihiling nyong pagbabago? Malayo naman ninyong makakausap ang pamunuan para may parating inyong mga karainan. Kailanman hindi namin naging kalaban ng batas, Daniel. Ang kalaban namin ay mga taong ginagamit ang batas para sa kanilang sariling kapakanan. Dumarating si Komando Enchong! Abot siya ni Supremo ang ginagawang pagmamalabis nila Commander Romy, Rupo at Manolo. Nagnanakaw sila at gumagamit ng dahas. At yan din ang dahilan kung bakit marami sa aking mga tauhan ang bumababa ng bundok at sumusuko. Hindi na nila matanggap na iba na pala ang kanila ipinaglalaban. Supremo, mahina na ang puwersa ko. Dumito na kayo, Commander Enchong. Malaki ang magagawa mo sa pagpapalaganap ng ating kilusan. Yan din ho sana ang hihilingin ko sa inyo. Daniel. Bakit, Hoytay? Magsama ka ng tao. Hanapin mo sila. Tuntunin mo ang landas na kanilang dinaraanan. Bilang anak ng Supremo, ugasan mo ng dugo ang duming ikinulapol nila sa pangalan ko. Hindi kaya delikadong tumigil tayo dito, Commander. Baka may makakilala sa atin. Hindi naman siguro. Malayo sa bayan to eh. Hindi yun ang ibig sabihin ni Primo. Ang inaalala niya. Baka masundan tayo dito ng mga tao ni Supremo. O, ano kinatatakot nyo? May armas naman tayo. Tsaka hindi ko nagugusto yung pagbumalik sa bundok. Dito, sagana tayo sa lahat ng bagay. Kwarta, alak, babae. Ano pa? Tayo na. Tayo na. Tara. Sumulit kayo sa akin. Tinitiyak ko sa inyo na malaking kwarta ang mapapasa kamay natin ngayong gabi. Kinakailangan lang ng konting ingat. Sumama kayo sa amin, Commander Manolo. Huwag na kayo magtakang lumaban. Gusto mo ba sa akin kung kabalik mo? Huwag ko! Magbibigay na ako! Aga! Ibalik niyo ang pera niyan. Ang tulong ay kusang loob na ibinibigay. At hindi kailangan gamitan ng daas o pananakot. Wala kang pakialam! Siya si Daniel, ang anak ng Supremo. At may utos siyang daling kayo, na patay o buhay.
Doon tayo. Bilisan mo! Dali mo! Opa! Ay! Opa! Aguilar. Gusto mo rin ako makausap? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Kumari sana, pakikontak lang niyo si Captain Custodio. Sa ganitong oras ng gabi? Nakikiusap ako sa inyo, Tiniente. Mahalagang malaman niya, narito ako. Hello? Yes, this is Captain Custodio. Good evening, sir. Tungkol mo sa isang renegade army officer na nahuli namin. Nakakulong mo siya dito sa aming detachment, sir. At siya ho ang nagpatawag sa inyo. Ano raw pangalan? Lieutenant Daniel Aguilar, sir. Keep his arrest highly confidential. That's an order. Yes, sir. Hoy, Lucas. Bukas, adobong baboy naman dali mo rito. Sawa na kami sa isda, eh. Reglado, kaya lang. Huwag naman yung kinakalat itong mga pumbrera. Hindi ba si Teniente Aguilar yun? Oo. Nahuli siya kagabi. Have you convinced Commander Rosas to surrender peacefully? Sa inaba-haba ng inilagi ko sa kampo niya, sir, ay nakita ko na higit na mahalaga sa kanya ang ipinaglalaban niyang simulain kaysa sarili niyang buhay. He is a hardcore captain. If that's the case, we have no alternative but to attack them and get Commander Rosas dead or alive. Now, Lieutenant,
brief me about the real situation there. Mahina ang pwersa nila ngayon, sir. Marami sa mga kasama niya sumuko. At ang iba naman napatay na. Where is the exact location? Ituturo ko sa inyo, sir. Pero para maiwasan natin ang pagdanak ng dugo, papauna ako doon. Baka makagawa pa ako ng paraan para mahuli natin siya ng buhay. Paano ko malalaman kung nagtagumpay ka o hindi? There's no way of knowing, sir. Just give me up to 1,000 hours tomorrow before you launch your attack. Sir, in this area, dito ang kampo ni Commander Rosas. Kayong aso! Tumayo ka! Itay, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang magpaliwanag sa akin, Daniel. Sa naro ng mga kasamaan mo. Nasukol kami ng mga sundalo. Napatay sila. Mabuti na lang nakatakas ako. Sinungaling! Sinungaling ang taong yan, Supremo. Isa siyang espiya. Mawala ng gobyerno. Para sa kasiyahan ng taksil na ito. Lucas, sabihin mo ang nakita mo. Nakita ko siya sa kampo at si Captain Custodio. Buhay! At ang pagpatay sa kanya ay isang palabas lamang. May batas ang kabundukan para sa isang taksil na katulad mo, Daniel. Kaenchong, isang ahas ang dinala mo rito. Ikaw ang inaatasan kong pumatay sa kanya. Iliyo ang taong ito sa harapan ko! Sandali lang, Itay. Supremo, magagawa niyong ipapatay ang sarili niyong anak? Nagawa kong patayin ang pagmamahal ko sa aking asawa dahil sa isang simulain. Ang ibinunga niya ay isang lasong papatay sa isang adikahing pinaglabang ko at minahal ng matagal na panahon. Kaenchong, narinig mo ang sinabi ko? Patayin ang taong yan! Kung susundin mo siya, isama mo na rin ako. Magtigil ka, Salome! Sundin mo siya sa lume. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo, Supremo. Para sa kasiyahan ng mga taong sumusunod sa'yo, ikaw ang gustong pumatay sa'kin. Patunayan mo sa kanilang lahat kung gano'n mo ka man sinasabi mong simulay. Patayin mo na rin ang kapayapaang kinakatawang ko para sa mga taong ito na sumusunod sa maling paniniwala.
Juan! Mortar, minus 50. Fire one round. Minus 50, sir. Fire. Stop firing. Lieutenant Burgos to the right. 10 forward. Move! Lieutenant Reyes to the left. 10 forward, sir. Let's go! Ano, Commander? Ano? Ano, Commander? Tala!
Itay! Nakikiusap ako sa inyo, Itay. Itigil niyo na ako walang halagang pakipaglaban. Talagang nawaulon ka na, Daniel! Itay! Alam-alam, Inay! Sumuko ka na! Ang kamaway mananatiling nakatikom, Daniel! Hanggang hindi nakakahulat po sa kadena! Kung ito na ang oras ng kabiguan, gugustuhin ko na ang mamatay! Ngunit ang kamatayan ng Supremo ay hindi kamatayan ng isang simulain! Die! Die! Search the area! Search the area! Search the area! Sir, Shagler! What happened, Lieutenant? Mission accomplished, sir. Kasaysayan ng aking pinagmulan. Bakit malayo at kay hirap marating ang tawag ni Amang lunasan mithi? Matinig ang landas patungo sa kanya, hapdi nito'y di ko alintana. Dalay puso't diwa sa tungkuling gana. Siya na rin ang tulay sa panatang saluna. Sino siya na tinuring kong ama? Nasaan siya? Puso ko'y nangangamba. Dalangin ko'y sa langit inubuli ang makapiling siya'y di ko pagpapalit.